Hi, this is Johnny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, mayroon akong gustong i-share sa inyo about dito sa kung paano natin bayaran yung bills payment natin ng Maynila using GCash G-Credit. Ano ba yung G-Credit ng GCash? Ang G-Credit guys ay nakalagay dyan sa GCash application mo. So makikita natin siya dyan sa application. Ito yung pautang ng GCash. Pero depende po sa naiipon na G-score ng account natin. So bawat transaction kasi natin sa GCash ay tumataas yung G-score natin. G-score is your overall trust score from using GCash. It increases depending on how much you use GCash to buy load, pay QR, pay bills, invest, save, and other GCash features. So habang ginagamit natin yung application ni GCash, tumataas yung G-score natin. So doon nagdedepende si GCash kung magkano yung ibibigay nila sa'yo na G-credit. So ang ituturo ko sa inyo guys, paano natin siya gamitin na pambayad ng bills natin, gaya ng Maynilad. So dyan sa cellphone mo guys, open mo yung application ng GCash, then ilogin natin yung account natin. Then makikita mo dito guys, kung qualified ka na mag-loan o gamitin ang G-credit ng GCash. So i-click mo lang yung credit, eto. So dito kasi guys, meron ng 2,000 na available na credit na pwede kong gamitin. So ako ang tanong natin dito kung paano natin mapapalaki yung G-credit natin. So click mo lang itong manage credit. Ayan guys, so habang ginagamit natin yung GCash natin, so lahat ng transaction natin is nare-record. So tumataas yung G-score natin dito guys. So dito nagde-depende si GCash kung magkano yung ibibigay niyang G-credit sa atin. Para bayaran natin yung payment bills natin sa Maynilad, click lang natin tong pay bills. Ayan, then hanapin natin yung water utilities. Eto siya. Then hanapin natin yung Maynilad. So depende guys kung saan kayo lugar. Ito kasi iba't ibang lugar to. Ito yung mga pangalan ng nagsusupply ng tubig sa kanila. Ayan. So hanapin natin yung Maynilad. Ayan, so click lang natin yung Maynilad. Ayan, so contract account number. So kailangan alam natin yung contract account number natin. Tapos yung account name, yung nakalagay dun sa bills natin. Then amount, then email address kung saan i-send ni GCash yung resibo mo. Ang kagandahan kasi dito guys sa G-credit na gamitin natin na pambayad, kahit lumagpas na yung due date ng babayaran mo, ay tinatanggap pa rin niya. Eh kasi ibang payment guys, kapag lumagpas na dun sa due date yung babayaran natin, so hindi na nila tinatanggap yung payment. So nag-e-error na siya. So enter lang natin dito yung contract account number. So ito yung contract number niya. Then account name. Tapos yung amount na babayaran natin guys. Then email address. So double check lang natin, then next natin. Then dito guys, piliin natin yung G-credit. So naka-default kasi dito sa GCash. So baguhin lang natin, click lang natin tong G-credit. Then click lang natin yung next. Ayan, so i-review natin guys kung tama yung details na inilagay natin. So kung tama naman, click natin yung confirm. Ayan, so successful na po yung pagbayad natin dito sa Maynilad bills natin. So gagawin natin guys, i-download lang natin to, wag natin kalimutan para may reference tayo. O di kaya naman, i-screenshot natin. Ayan, so nabawasan na yung G-credit ko, so nasa 1,408 na lang siya. Ayan, so pwede natin ulit pambayad to. Ayan, so nabawasan na siya. Mayroon pang natitira na 1,408.48. Ayan guys, ganun lang yung pagbayad dito sa Maynila using G-credit ng GCash. So yung G-credit natin guys, pwede rin natin gamitin na pambayad natin sa mga ibang bills natin. And guys, I hope na nakatulong tong video tutorial ko. Kung bago ka lang sa channel ko guys, click the subscribe button and the notification bell para ma-update tayo dun sa mga bagong video na i-upload ko. Maraming maraming salamat po and God bless. See you on next video.